Yan. Good evening mga ka-Facebook, mga Friends for Life. Kamusta na po kayo? Ngayon ay Lunes. Time check. 5 minutes to 11 o'clock. Naku, matatapos na naman ang Lunes. Kamusta po ang naging Lunes ninyo? Ay, naku, as usual, ang sa akin po ay very busy, pero busy sa pag-iisip, sa pagsusulat, sa pag-mentor, sa pag-coaching, sa pag-analyze, ano pa. No, hindi ako physically busy, pero my mind is working, it's running, it's all over the place, no? That's how my Monday has been. And right until now, ganun pa rin po. Kaya kailangan natin na i-break yung monotony, pero medyo matagal kasi the whole day, dire-diretso yung momentum ng isip ko eh. So, ngayon, papahinga natin yung aking mind. And ang expectation natin eh, magiging very late or baka umaga na tayong matulog para matapos lang ang lahat ng mga bagay-bagay na kailangan nating matapos sa araw na ito. Yan. So, kapag ganon, bumababa rin po ang ating immune system because of the stressor. No, hindi mo kailangang mapagod, pawis na pawis ka para masabi mo na napagod ka. Hindi po. Yung pong pag-iisip natin, yung the way we react to our environment, the way people around us try to challenge us. No, challenge us. So, yung mga yon, mga stressors po yon na hindi mo namamalayan ay nakapagpapababa ng inyong immunity or ng inyong immune system. So that, mapapansin ninyo, pagka ganon, medyo mas madali kayong mag-respond sa mga allergies, yan. Lalong-lalo na yung may mga may rhinitis, makikita ninyo na palagi nang dumarating yan. Hindi kailangang umaga. Pag minsan kahit sa gabi, meron na rin. No? Because ang inyong immune system ay bumababa because of this stressor. So beware mga ka-Facebook, mga ka-Friends for Life. Titingnan nyo rin po yung environment na pinapasok ninyo. If hindi na ito nakakatulong sa inyong mental health o kaya ay sa inyong it is burdensome sa pag-iisip ninyo, then kalmado lang, hep-hep muna. Pwedeng itaas ang kamay o ang spirit at sabihin, wait a minute. Rest muna ang ating isip. Yan. So, ganun lang po yun. O kaya naman, kailangan you have to learn to face yourself. Yan. Yan yung mga bagay na tinuturo sa akin dati ni Angel Lungka, nung aming HR. Sabi niya sa akin, Doktora, napaka-busy mo na. Hanggang sa naging ninang niya ako, ninang, napaka-busy mo, kailangan mong matutong mag-facing. So, yun. Magkatabi lang yung opisina ko, tsaka yung sa kanya, noon sa Makati, magkatabi. So, ramdam na ramdam niya yun kapag ka medyo dumadami na yung pasok ng mga meetings, communication, etc., etc., no? At nagpa-pile up na pati mga kailangan mong kausapin, pati kailangan mong basahin, kailangan mong i-check, kailangan mong kwentahin, no? Pagpatong-patong na yan, kakatok yan. Sasabihin niya sa akin, ninang, you need facing. Oh, so mga nami-miss kong mga ganung klase ng mga alaga. Oh, hi Angel! Thank you naman, no? Until now, mahina pa rin tayo sa pag-facing. Na kasi na-e-indulge tayo dyan eh. So, alam ninyo, mga Friends for Life, kailangan nila appreciate natin yung mga tao na marunong magsabi sa atin ng magpaalala, no? Kasi importante yan, no? Tulong yan sa atin para tayo ay magkaroon ng mas maayos at malinaw na perspektibo o pananaw. So that, pag dumating yung time na kailangan ng iyong good advice o evaluation, no, nakakapagbigay ka ng maayos na you know, sasabihin. Yan. Hi Ann, kamusta kayo diyan sa Baguio? Kamusta ka naman?
no, magpalakas, bumagsak ang iyong immune system. Bakit kaya? Malamig po ba sa Baguio? Maulan po ba? Alam ko na mataas ang incidence ng COVID, kaya mag-ingat. Palaging ingatan ang kalusugan sa pagkain, ng tamang pagkain, pagkakaroon ng tamang relaxation o maganda yan eh, no? Especially kapag naitutulog mo yan sa gabi. And so, wag mo rin kalimutan, it is important that you take your food supplement every day. Especially the ones that are especially made to help support a healthy immune system, to help support a healthy respiratory system, no? And a healthy blood system. So, titingnan nyo lang po yung ingredients noong food supplement na iniinom ninyo. And ako, alam nyo na kung ano yung food supplement na iniinom ko, it's one in advance. So, lahat ng yon, yung ingredients niya supports healthy immune system, supports a good healthy respiratory system, supports a healthy blood component kasi meron siyang malunggay, meron siyang lagundi, meron siyang malunggay. It helps healing at the cellular level kasi meron siyang zinc. And it is a precursor of many vitamins and minerals na hindi mo maa-absorb kung wala kang vitamin C. So you need vitamin C to absorb other vitamins and minerals and to activate the pathway that causes good metabolism and good immune response. Vitamin C is very important. But you just need hindi sobra-sobra because at the end of day, pag sobra po yung iniinom ninyo, ang nababurden ang inyong kidney. So because everything is being filtered by the kidney to be excreted out, no, via your urine. So ibig sabihin, pag iniihi mo yan, saan yung nagdaan? Eh di sa bato mo. So imagining mo kung binobombard mo yung bato mo ng mga other things na hindi mo naman kailangan. So be very careful also when you take your supplements. Just take the ones that you need. Na? That is just enough for you. Oh, yun po yun, no? So, yung mga sources ng vitamin C ninyo, hindi laging sa capsule yan. Kinukuha, dapat sa natural food. Kasi yun yung mga naa-absorb at mabuti sa katawan. Vitamins that are present in vegetables and fruits. So, if you're going to take capsules, please look at the capsules. Baka you don't need too much. Baka kailangan mo na merong mga study, less than 100 milligrams, pwede na. Merong mga study na ganyan. Because you can take it, as a matter of fact, get it from other sources, from natural sources. Oh, see? Dami na akong nasabi sa intro ha. Ano ba ang sa sinasabi ni Charles Stanley sa Wisdom from Above book natin? Ang, aba? Ang title of the page, Rooting Out Pride. At ang napiling Proverbs, Proverbs 18:12. Before destruction, the heart of a man is haughty. But humility goes before honor. Tatagalugin ko yan. Bago daw po ang destruction o pagkasira ng isang tao, ang kanyang puso ay punong-puno ng kayabangan. Yan, kayabangan. Yan. Pero, yun daw pong mga taong humble, yon ang pinagsisimula ng honor. So, mag-ingat, mga taong mayabang, kasi yan ang kasunod ay distraction. Hindi po ako may sabi niyan, si Proverbs 18:12. Basa, is your life characterized by competition and contention with others? Actually, pwede mong sagutin yan ng yes kasi we are living in a highly competitive age. Lahat na lang is on a rat race. Nag-uunahan. Lahat na lang is competing with one another. Because
we are living in a very competitive age. Itong era na to, lahat, no, nag-uunahan. Now, do you care more about how other people see you than what God thinks about you? Have you grown stagnant in your relationship with God? Are you tempted by sin that at one point would have disgusted you? Then you may be struggling with pride. We know that pride hinders our fellowship with God, leads to broken relationship, decreases our effectiveness. Eh, kasi ma-pride ka eh. No? Sets the stage for conflict and foolish mistake, guys, sa kayabangan. Shuts down the work of the Holy Spirit. Oh my God, the Holy Spirit will not work or will not make manifest itself to you if you are very mayabang. Breeds prayerlessness. Kasi akala niya, kaya niya lahat ng bagay. Hindi na nagdadasal. Ayaw nang humingi ng tulong sa Diyos. Akala siya na lang ang may dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng bagay sa buhay niya. Haughty. Cause us to emphasize self more than God. So, napunta ang focus sa sarili. Nakalimutan na kung hindi siya humihinga, wala siyang magagawa. Eh, saan nga po galing ang buhay? Nagsimula sa hininga. Kaya, my friend for life, always acknowledge the presence of the Lord. No? Yan eh, kung ikaw ay buhay sa mundong ito, yung paghinga mo, alam mo, there is also another life which the Lord is present as well, which is life after death. So, the Lord God, our Father, is present in our lives now and after now. See? So, do not be mayabang. Have you experienced any of these issues listed above? Friend, if you're struggling with sin today, it is likely that pride is at the foundation of your troubles and you need to root it out. Therefore, prayerfully ask God for the strength and wisdom to obey Him, even when everything within and around you fights against it. Likewise, understand that as a child of God, you are not in a race to see who is the godliest or most influential Christian. When you're obeying Him, you work in harmony with other faithful Christians. There's no competition in that, only the outworking of a healthy, vibrant body where everyone is involved, receive the prize of being able to worship the Holy God in heaven for all eternity. Ang ganda. So at the end of the page is a short prayer that goes like this. Lord, I repent of the ways I've been competing with others and causing conflict. Please forgive me. Root out this pride and help me to serve you in humility and love. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. My friend for life, tingnan mo ang iyong kapaligiran. Sometimes, ang sagot sa iyong mga problema ay ang pinakasimpleng bagay na present sa iyong buhay. So, don't make things complicated. Okay? And sometimes, ang sagot sa iyong problema, yung mga bagay na ang simple-simple lang. Kayang sabihin, hindi kayang gawin. No? Tanggalin lang po ninyo yung pride nyo, kasi yung pride na yan, parang bato na nakadagan sa pagkatao mo. Pag tinanggal mo yung bato na yon, you will be able to move on. Unfortunately, ang pride ay isang napakabigat na bato. Napakabigat. Sobra. Invisible na sobrang bigat. Kaya kailangan mo ng tulong through prayers. No? My friend for life, hindi ka nag-iisa sa ganang klase ng predicament. And I can assure you, I also have the same predicament. And I see some people with the same predicament. But ang importante,
we understand how that it is present in our lives, so that this kind of limitation, kasi limitation ng pride eh, because it hinders you from moving forward, as always pulls you back, or it's like a stone na nakadagan sa'yo, you cannot move fast or freely. Lift it up to the Lord. I will lift it up to the Lord myself tonight. So, friends for life, that's it. First, nasabi ko na sa inyo, take care of yourselves. Tumataas ang surge ng COVID. Magtiwala po kayo sa napaka-humble na Lagundi. Hindi po nagmamalaki si Lagundi, no? Pero nakakatulong siya. At napatunayan na compared to other antiviral, anti-COVID medicine, pareho lang siya. Less the price, less the side effect, very effective, always available. You don't need a doctor's prescription. Just take it. And then, all together, we will pray that everything will be well. Ang sikreto, at the onset of whatever it is that you are feeling, either at the onset of asthma, at the onset of cough, at the onset of rhinitis, sinusitis, lahat ng with regards to respiratory system, at the onset na sumama ang pakiramdam mo, at the onset, maglagundi ka na para hindi magtuloy yan. So, ang very safe, take the food supplement that has Lagundi in it. And the only one is 1 Immune Advance. So lang yan lang po mga ka-Facebook, mga friends for life. Wala naman akong ibang mabibigay sa inyo na hindi kakailanganin ng prescription kung di Lagundi lang. At ang akin pong brand ay Plemix. 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 Okay, so that's it. Kung may sakit, mag-Plemix. At kung ayaw magkasakit, mag 1 Immune Advance. Yan lang po yun. So, tapos na. Kasi ano na, 11:10 na. 15 minutes na naman po ito. Sasabihin na naman ng aking, ng mga magpo-post nito sa The Little Book Club by Natural MD. Mahaba. Mahaba na naman ang pag-uusap. So, that's it mga friends for life. I wish you all well. God bless you. God bless everyone. And always remember, I love you all. Good night. Bye. I love you.